Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay araw ng Linggo, 15 ng Mayo. Meron akong gagawin isang video para i-update yung tungkol dun sa Metro Manila Subway ko. Naalala ko noon, may nabanggit kasi na mayroon daw 3 station na matatapos bago bumaba si Duterte. Mga ilang halos 10 buwan na lang mahigit, bababa na siya sa pwesto at meron na nga papalit na bagong presidente na nga si BBM. Dahil nabanggit nga na mayroong 3 station na matatapos bago bumaba si Duterte, yun ang ating i-updates. Kaya samahan ninyo kung i-updates yun kung meron ngang 3 station na tatapos, na mapapakinabangan ng mga tao bago siya bumaba. At bago ko umpisahan itong updates na ito sa Metro Manila Subway, baka pwedeng makiusap sa inyo na mag-subscribe sa akin channel. At kung medyo ano naman, paki-like na rin at share. Sa ganun, medyo ma-inspire naman akong gumawa pa ng iba pang mga videos kagaya naman ito. Yun lang po at samahan niyo ako sa pag-updates ng Metro Manila Subway. Okay? Eto, dito na tayo sa Quirino Highway. Punta na tayo sa site ng saan magsisimula ang Metro Manila Subway. Araw ng Linggo ngayon, kaya sana wala masyado matrapik. Anyway, dito naman sa Quirino Highway, pag araw ng Linggo, hindi naman ganun kasama ang traffic. Sana, pag natapos na talaga ang subway, totally mawala na ang traffic. Grabe. Sa tagal ko na rito sa Novaliches, sanay naman na ako. Traffic. Ganoon naman kaya sa namang parte ng Metro Manila traffic. Kaya yun. Sana yan lang. Pasensya na kayo sa aking video ha. Medyo magalaw kasi wala akong masyado pang gamit. Tulad ng sinabi ko kanina, umpisa pa lang ako. Dito tayo sa Holy Cross.
Sana huwag kayong mainip, pasama lang kayo, panoorin lang ninyo itong video na ito para at least ma-update tayo. Yung Mega Metro Manila Subway ay isa sa mga mega project ng Duterte administration. Kaya kailangan lagi tayong updated dito. At pagandahan nga, nanalo si BBM bilang kapalit ni Duterte at nangako siya na pagpapatuloy niya kung ano man yung nasimulan niya Duterte administration, yun ang maganda. Kasi talagang panalo ang mga tao. Itong Metro Manila Subway, isa lamang ito sa mga pinapangarap noon, noon pa ng mga Pilipino. Kaya at salamat tayo, may dumating na meron tayong naging presidente gaya ni Rodrigo Roa Duterte. At yung pinapangarap ng mga Pilipino, nangyayari na. Hindi na isang panaginip na lamang, isang pangarap na lamang. Maranasan na rin natin yung kung ano yung mga nararanasan at napapakinabangan ng mga ibang lahi sa ibang bansa. At meron na rin tayong pagyayabang syempre. May subway din kami sa Pilipinas, hindi lang sa inyo. Ganun. Kaya maswerte tayo mga Pilipino at merong nagmamalasakit sa ating tulad ni Duterte na yung mga pinapangarap natin hindi magaganap at mararanasan natin talaga. Ito, kakanan na ako sa kanto ng Quirino at ng Mindanao Extension to eh. Bali dito kasi yung simula. Hindi, mag-u-turn na lang ako pabalik dun sa Mindanao Avenue papuntang North EDSA. Dahil kasi yun lang sinasabi na takbong station from Quirino Highway, yan ang unang station, Tandansora, hindi ako nagkakamali. At ang pangatlo ay yung North EDSA, part ng Rhinoma SM. Yan yung tatlong station na sinasabi na unang mapapakinabangan ng mga Pilipino. Ito na. Ito na tayo sa Mindanao Extension. May natatanong ako mga para mga crane. Nagbubot ba ng mga mapipigan na baba? Sa mga building, papatay ng building. Ewan ko kung yun ang Metro Manila Subway. Ito. Ito na tayo. Isa lang atang kalsada na ginagawa ni Re-Repair. Dito, pag kumaliwa kayo, ayan yung tinatawag na kukonekta sa NLEX. Tawag na Smart Connect. Wala pa ako nakikita masyado na dito.
inaabangan. Hindi ako sigurado kung saan talaga yung ano ng Metro Manila Subway dito eh. Siguro mas maganda ikot tayo papalik. Bye-bye na lang natin itong Mindanao Avenue. Yun, parang may nakita akong mga kulay blue na ano to. Ako kung nakikita ninyo dyan, siguro ayan yung parang pinaka-depo ng Metro Manila Subway, kung di ako nagkakamali. Ayan, kulay blue na ano na yan. Sana, ayan nga. Eto, ikot na tayo, ikot na tayo. At medyo parang walang ganap dito masyado. Bye-bye na natin to, diretso nang hanggang SM North EDSA. Kung anong meron doon. Yung smart connect na tinatawag papuntang NLEX o balintawag. Ayan. Tayo nakita ang ginagawa ng unang station. Siyempre ang station na sa ibabaw ng pagsada. Pero sila din. So wala tayo nakita. Wala. Then bye-bye na lang natin ito. Alamin ko ano yung pangyayari sa dulo, sa North EDSA. Sabi susunod na station ay Tandansora Station. So eto alasan approaching na tayo. Tingnan natin dito sa bandang kanan kung meron tinatayo merong struktura ginagawa station. So nasa ibabaw nga ito na. Thank you.
yun, eto. Sa gitna, kung nakikita ninyo, barikada. Sa gitna ng kalsada, may barikada eh. Ayan o. So, ibig sabihin, hindi talaga may construction na nangyayari dito. Ito patunay. Pero talaga construction na nangyayari. Although hindi nga matatapos yung tatlong station, tingin ko ang tatlong station naman sinabi bago kumpas ng Duterte. Teka, medyo may ginagawa kalsada rito, alam na rin tayo sa kanan palit kasi yung ganyan mga kasasakyan dyan yun, sana pagbigyan tayo ng bus na ito. Oops. Barikada yung gitna ng kalsada. At ano ang nangyayari sa kalsada na ito ay nire-repel lang nandito. Kasama sa ng metro Manila sa Ubi. Although sa area lang na yun, may silang yun ay barikada. Dito wala ng barikada yung gitna. Roosevelt Avenue. Papalitan na nga pala itong pangalan ng Roosevelt Avenue. Ito ay magiging Fernando po Junior Avenue na. Oo, kailan lang ipinalitan itong pangalan na ito. Kaya sa mga nasa abroad dyan na taga Quezon City, maninibago na kayo pag-uwi. Dahil itong Roosevelt, mawawala na. Magiging Fernando po Junior na ito. Pinalitan na yung pangalan. Bago lang ito pinalitan. Hindi pa nagtatagal. Bago mag-eleksyon. Kaya yung Roosevelt na yan, Fernando po Jr. na. Yan doon sa Muñoz yan. Kaya na yan. Kasi itong kabila is may kabila to. Hati kasi yan eh. Ito. Punta na tayo ng North Edsa. Wala nang barikada rito yung gitna ng kalsada. Barikada nito yung ordinary mga barikada na talaga nakikita natin sa ayda. Sa kabilang side ito 100% ka sa parte ito ng Metro Manila Subway kasi ito ay parang anuman ng mga simento na gagamitin. Oo, tama. Ayan, malaki-laki nga ito. Ayun, may ano nga ng logo ng DOT, Metro Manila Subway. Nakita ko nga yan, ewan ko lang kung napansin ninyo yan. Ayan, may
yung nakatayo dito, parang anuan to ng mga simento na o mga materialis na gagamitin sa Metro Manila Subway. Yun, ito pala ang pinakaano nila. Ito na, dito na tayo sa North Avenue. Yung nakikita yung tulay na mataas na yan, yan yung MRT 7. Kasi itong area na ito, itong North Avenue na ito, na inaanuan ng mga mall, Trinoma, SM, eh magiging central station ito eh. Kaya pagdating ng araw, sa loob ng isa o dalawang taon pa, eh super busy na ito. Kaya nakita ninyo, Trinoma, itong taas na tulay na ito, ito yung MRT 7, galing ng Bulacan. Malapit-lapit na itong pakinabangan, MRT 7. Ngayon, itong area na ito ay magkukonekta yung MRT 3, MRT 7, at saka itong LRT 1, alam ko magiging magkukonekta na rin dito. Parang extension na naman ng LRT 1 yan. So, kasi ang LRT 1, magsisimula yan naman nyo. So, diretso yan ng ano, Cavite na nga yan eh. Eh, mukhang dudugtong nila dito. Yun. Kasi ito ang pinaka central station. Ayan yung SM. Ito naman yung Trinoma. Kaya pagdating na araw, super busy dito sa area ito. Talagang matindi ang komersyo dito ngayon. Yun. Ito ang mga developments na nangyayari ito ngayon. Ito na. Ito walang pano itong mga malalaking ano na ito. Ganapan ngayon dito. So yung tatlong station na nabanggit, hindi mangyayari nga yan. Siguro asado lang natin 2025 yung kasi yung sinasabi magiging deadline, yung magiging fully operational ng Metro Manila Subway. Pero kagandaan doon, nakita natin na talagang may inumpisahan. So talagang may aasahan tayong Metro Manila Subway. Although hindi nga nangyari, siguro gawa na rin ng pandemic na dumating sa atin, kaya hindi natapos yung tatlong station na yan. Na sana ay bago pumaba si Duterte ay mapakinabangan ng mga tao. Kaya ito, pabalik na tayo sa bahay. At least na update natin na talagang hindi mangyayari yung tatlong station na sinasabi bago pumaba si Duterte. So asahan lang natin yung fully completion ng Metro Manila Subway sa 2025. At least napatunayan naman natin talaga na sinisimulan at ginagawa na ng Metro Manila Subway at hindi na isang pangarap lang. No, 2025 halos 3 taon pa. Pero hindi natin magtatagal yung saglit lang yung 3 taon. Kapagintay nga tayo ng mahabang panahon. Nangarap nga tayo ng mahabang panahon. Ngayon pa kayong 3 taon lang naihintay natin. Hindi natin naihintay. Diba? Kaya, is lang uli. At mangyayari yan. Kita naman ito. May ginagawa talaga. Okay, siguro. Hanggang dito na lang itong pag-vlog ko. At sana kahit pa paano ay nasiyahan kayo sa ginawa kong video na ito, pag-update sa Metro Manila Subway. At nakikiusap ako muli sa inyo na sana subscribe sa aming channel, like na rin at share. Sa ganon, medyo na-inspired nga akong gumawa ng video ng ganyan ito para updated kayo na tayo. So, God bless sa lahat ha. At maraming salamat sa panonood niyo sa aking video. Thank you.